Napanood nyo na ba yung movie? Nakalimutan ko na yung title pero tungkol yun sa pagpapasa ng isip ng isang tao. Halimbawa na lamang, kapag matanda ka na, ang katawan natin ay hindi na kaya pero ang memorya natin ay patuloy pa rin. Posible nga kaya na maipasa ang ating memorya o ang ating utak sa ibang tao at ang ating sarili ay patuloy na mabuhay? Ayon sa paniniwala ng realism, kaya itong gawin sa pamamagitan ng isang teknolohiya na mayroong kakayahan na ilagay ang isang utak ng isang tao sa ibang katawan upang doon ay patuloy itong mabuhay. Ang utak ng tao ang isa sa pinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto kung papaano ito gumagana, kung papaano ito mag-isip at kung ano ang mga parte nito na nakakatulong sa atin upang makagalaw at mabuhay. Ang utak ng tao ang pinakamahalagang bahagi ng ating katawan. Ang utak natin ang umahawak ng lahat ng bagay. Sa pagtibok ng ating puso, sa pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Ang malaking tanong, paano kung nailipat ito sa isa pang katawan? Gagana pa kaya ang isip natin? Mula sa salitang memoria at memor, nang ibig sabihin ay mindful o hindi naman ay remembering. Nabuo ang salitang memoir o memory mula sa Anglo-French, alaala. Ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang malaman kung ano ang nangyari kahapon, nung isang araw, nung isang linggo at ilang pangyayari na nangyari nung ikaw ay bata pa lamang. Dahil dito, kaya natin makakilala, makapagtago at mailabas ang isang memorya kung ito man ay ating kakailanganin. Ang mga alaala natin ay mga pangyayari na pumapasok sa ating utak at nagbibigay ng isang malaking parte sa ating ugali na ipinapakita natin sa ibang mga tao. Noong 1960s, naniniwala ang mga ekspertong nag-aaral sa utak ng tao na ang lahat ng cells na makikita sa loob nito ay mayroong kakayahan na magtabi ng isang alaala. Tinawag nila itong cell memory o cellular memory. Nagkaroon ng isang eksperimento sa isang cannibal flatworms na pinaniniwalaan na ilipat ang memorya nito sa kanyang kauri. Ang nilipatan ng organ o memory ng nilalang na ito ay nagkaroon ng panibagong ugali. Subalit ang report na ito ay kinikilala na ngayon bilang isang pseudo-scientific at hindi na nailabas sa iba pang mga science journal. Ang ating utak ay maaring madaling makalimutan ang isang memorya o hindi naman matagal na maimbak ang isang memory na magagamit ito sa isang araw o hindi naman kung kinakailangan. Ito ang tinatawag na short at long-term memory. Ang ilang memory ay tumatagal lamang ng halos 20 hanggang 30 seconds sa ating utak at hindi mo na ito maaalala. Ito ang tinatawag na short-term memory. Halimbawa na lamang, nagtuturo ang iyong guro sa harapan. Nasabi niyan lahat ng bagay pero pagdating kinabukasan, wala kang maalala at hindi ka makasagot sa exam. Ang long-term memory ay ang mga memory na tumatagal ng taon o dekada na kahit hindi mo ito isipin ng mabuti, maaalala mo ito ng madali lamang. Halimbawa na lamang, nangutang sa iyo ang kumari o kumpari mo. Panigurado, kahit 10 taon pa yan, maaalala mo yan. O kaya yung time na iniwan ka ng jowa mo. Ay, teka, wala ka pala nun. Kung minsan, kapag ikaw ay mayroong inaalala, palagi mong nasasabi na nasa dulo ng dila ko, malamang naranasan mo na ito. Ito ang tinatawag na tip of the tongue phenomenon o hindi naman mas kilala bilang lethologica. Ang tinatawag na sea snail na mayroong halos 20,000 neurons na matagal ng pinag-aral ng mga eksperto. Sa loob ng mahabang panahon, nalaman ng mga eksperto kung papaano natututo ang nilalang na ito. Ang mga eksperto ay nag-train ng mga sea snails gamit ang electric shock kung saan makikita ng mga eksperto kung ano ang mga bagay na kanilang nagagawa sa tuwing ang shock na ito ay kanilang nararamdaman. Halimbawa, ikaw ay isang tao na nakarinig ng malakas na pagsabog. Ang mararamdaman ng iyong katawan ay magugulat at magigising. Matapos ang ilang araw, ikaw ay nakarinig muli ng isang putok ng lobo at nagawa muli ng katawan mo ang parehong reaksyon nung naganap ang malakas na pagsabog. Sa paulit-ulit na pag-electric shock ng isang snail, makakagawa ito ng isang response at ilang behavior na kailangan niyang gawin. Matapos ang behavior training na ito, tinanggal ng mga eksperto ang nervous system ng nilalang na ito. Mula sa kanilang nervous system,
Kinuha ng mga eksperto ang mismong RNA na nakapaloob dito. Ang RNA na kanilang nakuha ay nilinisan at nilusaw gamit ang ilang solusyon. Doon pa lamang itinurok sa batok ng suso upang mapunta ito sa circulatory system ng isa pang suso na hindi dinapuan o nakaranas ng isang electric shock. Matapos ang halos 24 oras, ineksamina ng mga eksperto ang mga snails na kanilang tinurukan. Dito, nakita at inobserbahan ng mga eksperto ang reflex ng isang normal na suso. Nakita nila mga reflexes ng mga suso na ito ay katulad lamang ng mga suso na ginamitan nila ng electric shock. Ang mga normal at unang beses pa lamang nakaranas ng isang elektrisidad ay nagbibigay ng isang response tulad na lamang ng pagbabaloktot ng katawan. Pero ito ay sa loob lamang ng isang segundo. Nung ito ay kanila ng pinaulit-ulit, ang mga suso ay natutong bumaloktot sa loob ng halos 50 segundo. Habang ang ibang mga eksperto naman ay naniniwala na ang ating memory ay nakalagay sa nuclei. Ayon kay Dr. David Glanzman, ang mga resulta ng mga pag-aaral ng kanilang ginawa ay nagsasabing mali ang paniniwala na ang memorya ng isang tao ay nakatago lamang sa synapses ng isang tao. Ayon din sa doktor na ito, ang resulta ng kanilang eksperimento ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, hindi maaaring mailipat ang isang alaala o memorya ng isang tao papunta sa isa pang tao. Ang kanilang eksperimento na ang mga synapses ay posibleng mapasa pero ang memorya mismo ay hindi maaari. Gayunpaman, maaaring ang paraan na ito ay maging bagong gamot upang gamutin ang mga sakit katulad ng Alzheimer's at ang mga taong mayroong post-traumatic stress disorder o PTSD o maging iba pang memory-related illness. Ang kanilang pag-aaral patungkol sa bagay na ito ay marami pang pagdaraanan. Tandaan, isa lamang itong suso at hindi utak ng isang tao. Tulad nga ng nasabi ko kanina, ang alaala natin ay mula sa mga bagay na ating pinagdaanan. Ang mga pinagdaanan natin sa buhay at ang ating memorya ay hindi maaring mapaghiwalay. Pero ang paniniwala na ito ay nabago noong lumabas ang isang report mula sa isa pang pag-aaral na nagbibigay ng ilaw para sa mga artificial memories. Gamit ang isang daga, ang mga eksperto ay gumawa ng paraan upang mabago ang natural na memory ng maliit na nilalang na ito. Hinanap ng mga ito ang pinagmula ng brain circuits na pinagmumula naman ng alaala ng isang daga. Matapos nito, naglagay ang mga eksperto ng panibagong memorya. Malamang ang iba sa inyo magtataka, paanong nakagawa ng panibagong memorya ang isang tao at ilalagay sa daga? Well, kinontrol lang naman nila ang pattern ng brain cells mula sa tunay na memorya ng isang daga. Bago nila pag-eksperimentuhan ng isang daga, nilagyan muna nila ito ng isang natural memory o ang memorya na nakuha mismo sa naranasan nito. Isang amoy ang kanilang naging tanda, pero ang amoy na ito ay sinamahan ng isang foot shock. Kung pupuntahan ng daga ang amoy na ito, makakaramdam siya ng shock o kuryente. Dahil dito, natutuwang daga na layuan ng amoy at pumunta sa isang kulungan na binuo o nilagyan ng iba pang amoy. Ang isang amoy na nilalayuan ng daga ay mula sa isang kemikal na tinatawag na acetophenone. Samantalang ang isang amoy na mas katanggap-tanggap sa ilong nito ay mula sa kemikal na carvone. Nalaman ng mga eksperto na ang amoy na nilalayuan ng daga ay nakakapagpagana ng isang uri ng receptor na nasa isang bahagi ng olfactory sensory nerve cell na nakahiwalay mula dito. Dahil sa ginawa ng mga eksperto, sa tuwing maamoy ng daga ang amoy na kasama sa isang foot shock, agad niya itong nilalayuan upang hindi na maramdaman ang maliit na kuryente. Doon din, kumamit sila ng tinatawag na optogenetics na gamit naman upang mapagana ang olfactory nerve cell ng isang daga kahit na hindi niya naamoy ang acetophenone. Para sa mga eksperto, hindi pa ito artificial memory dahil sa tunay na naranasan ng daga ang isang electric shock kasama ang amoy. Ito pa lamang ang unang eksperimento. Nung naganap ang pangalawang eksperimento, nagawa ng mga eksperto na maglagay ng isang virus sa isang daga upang makapaglagay ng isang light-sensitive proteins sa pathways ng nerves nito. Pagkatapos nilang gawin ang bagay na ito, kinontrol nilang olfactory nerve at ang parte ng utak kung saan sensitive sa liwanag gamit ang reverse-engineered pattern. Matapos nilang magawa ang lahat ng ito, nakitaan nila ang daga na nakaalala ng isang bagay na hindi naman ito ginagawa.
ayon sa ilang research, ang eksperimento na ito ay hindi maaring gawin sa isang tao dahil ang isang tao ay hindi tulad ng isang daga na isang transgenic. Wala rin naman sigurong tao ang may kagustuhan na turukan o lagyan ng maraming kable na nakakabit sa kanyang utak at lagyan ng kung ano-anong gamot ang utak nito. Pero kung titignan, kung gugustuhin ng mga eksperto na pag-eksperimentuhan ang isang tao gamit ang teknolohiya, hindi ito imposible. Kung napanood mo na ang Transcendence, malamang pamilyar ka na dito. Ayon sa palabas na Transcendence, ang protagonist ng palabas ay nagkaroon ng buhay sa loob mismo ng computer at nagkaroon ng access sa lahat ng bagay na ginagamitan ng kuryente at koneksyon sa mundo. Ang samahan ng National Science Foundation ay nagbigay ng karangalan sa mga universidad ng Central Florida, Orlando, Illinois at Chicago. Ang samahan ay nagbigay din ng halos kalahating milyong dolyar upang mapag-aralan at mapagtuunan ng pansin ang paggamit ng isang artificial intelligence na makakapag-record ng bagay, maggawa ng paraan upang magkaroon ng digital version ang isang tunay na tao at maaring pinakaunang hakbang upang maisakatuparan ang virtual immortality. Lumabas na ang Digital Immortality Institute ay pinag-aralan ng tatlong bagay na maaring kailanganin upang magawa ang sinasabing digital immortality. Una na dito ang pagkakaroon ng isang avatar na nangangailangan ng internet access. Ang gagawin na avatar ay kailangan lamang ng magmamay-ari nito at ang pinakahuli naman ay kailangan itong mapangalagaan muna bago ibigay sa tunay at kung sino man ang magmamay-ari nito. Kailangan muna nilang makapag-restore ng mga information at i-digitalize ang isang tao. Nangailangan din silang gumawa ng isang buhay na avatar. Ayon kay Gordon Bell, Jim Gray, kasama na din ang Microsoft Research, posible nilang magawa ng paraan na itabi ang mga bagay na pinag-usapan ng isang tao, kasama na din ang mga narinig nito. Pero syempre, lahat ng ito kailangan ng maiisturan o malalagyan, hindi ba? Well, ito ay nangangailangan lamang ng halos terabyte na storage. Pero ang pinakamalaking problema ay patungkol sa pagkilala nito sa isang salita at isang sulat. Siyempre nga naman, nilagay ang mga memorya doon pero yung mga bagong memorya, kaya ba nito? Pero hindi nawawala ng ideya ang mga taong ito at nakaisip mula ng isa pang paraan. Ito lang naman ang pangongolekta at pag-analyze ng social internet upang malaman kung ano ang ugali ng isang tao. Dagdag pa ng mga taong ito, kung i-analyze ang social media sa loob ng halos 50 years, mayroon itong kakayahan magpakita ng mga kultura, pag-iisip ng isang tao, at kung ano ang kagustuhan ng mga tao. Kung buhay ang avatar na kanilang magagawa, magagawa nitong makipag-usap, makaintindi, at maaari din itong matuto ng ilang bagay sa mga taong makakausap nito. Ayon sa ilang mga balita, lilipas ang halos 20 hanggang 30 years. Ang ideya na ito ay magkakaroon na ng realidad at magagawa na nitong mailagay ang buhay ng isang tao sa loob mismo ng isang digital world. Hindi ito isang supernatural na kakayahan pero nangangailangan ng isang computer upang magawa mo ang bagay na ito. Nagkaroon ng eksperimento noong 2014 kung saan ang kakayahan ng dalawang tao na makapagbigay ng greeting sa isa't isa nang hindi man lang nagsasalita. Nagawa lang naman nila makapagbigay ng isang salita na galing sa India at dumating ito at itinranslate ng maayos ng isang tao na nasa France. Ang machine mismo ang gumawa ng paraan upang mas maintindihan ng receiver ang gustong iparating ng nasa kabilang bansa. Ang pag-aaral na ito ay upang makita kung mayroon bang kakayahan ang ginawa nilang machine na magbigay ng isang mensahe nang hindi ito sinasalita o hindi ito tinatype sa keyboard ng isang computer o maging sa kahit anong bagay. Ayon kay Dr. Alvaro Pascual Leon na siyang co-author ng pag-aaral na ito, quote, "Could we develop an experiment that would bypass the talking or typing part of the internet and establish direct brain-to-brain communication between subjects located far away from each other in India and France?" End quote. Nagawa na nila ng kasagutan ang katanungan na gumugulo sa kanila at maging sa kanyang mga kasama mula sa electroencephalogram o EEG recordings kung saan mababasa at makikita ang brain activity na ginawa ng ating utak.
isang cup of electrodes ang ikinakabit sa scalp o anit ng dalawang tao at tinitignan ang kanilang electrical activity ng malaking bahagi ng brain's cortex. Ayon sa paunang pag-oobserba, lumabas sa record ng EEG na mula sa pag-iisip ng paggalaw ng kanyang kamay ay translate ito ng computer upang maging output na makapagpagalaw sa isang robotic exoskeleton. Ang transcranial magnetic stimulation o TMS ang kumukontrol sa ilang parte ng utak sa paglagay ng maliliit na electrical current sa anit nito. Gamit ang EEG at TMS at ang apat na voluntaryo, nakapagbigay ang sender ng isang mensahe na halos 5,000 miles o 8,000 kilometers ang layo sa isa't isa. Ito lamang 2014, nagawa ng BrainNet na gawing mas posible ang bagay na ito. Gamit ang EEG at ang TMS at isang computer game, nagawa ng sender na paggalawin ang receiver mula sa pag-iimagine lamang nito na pasabugin ang isang bahagi ng laro. At doon ay nagawa niya. Ang dalawang tao na ito ay halos mili ang layo sa isa't isa. Nung sumunod na pag-eksperimento, ginawa na nila itong tatlong tao, dalawang sender at isang receiver. Ayon sa team ng BrainNet, quote, "Human communication has become increasingly dominated by means such as social media that allow multiple parties to interact in a network," end quote. Dito pa lamang ay nakita na natin na mayroong kakayahan na makipagkomunikasyon ang isang tao nang hindi ito gumagalaw o humahawak man lang ng keyboard, at maaari pa nila itong mapaganda na magagamit na ng maraming tao sa buong mundo. Noong 2016, isang lalaking kinilalang bilang Valery Spiridonov ang pumayag upang magpa-eksperimento na ilagay ang kanyang ulo sa ibang katawan. Ayon sa ilang report, ang operasyon ay abot ng halos 36 na oras at dadaluhan ng halos 150 na medical staff. Noong taong 2019 lamang, nagkaroon muli ng report na hindi itinuloy ni Valery ang operasyon. Pero nitong 2017, nagkaroon ng isang report na naganap ang isang successful brain transplant. Kung inakala mong sa isang hayop, well, nagkakamali ka. Ito ay sa isang tao. Totoong tao. Isang Italian surgeon na si Sergio Canavero ang nanguna sa operasyon na ito. Ang ilang mga doktor ay nahirapan kung papaano tanggalin ang spinal cord. Pero ayon kay Canavero, nakagawa siya ng paraan upang maayos na matanggal ang ulo pati na din ang buto ng isang tao at mapunta ito sa ibang katawan. Noong 2017, nagkaroon ng isang operasyon na ginawa sa China at ito ay naging successful. Ayon kay Canavero, ang operasyon na ito ay inabot lamang ng halos 18 oras. Quote, "The whole operation process preserves the carotid arteries, jugular veins, and vertebral arteries," end quote. Pero take note, ang transplant na ito ay nangyari sa dalawang patay na organ donors. Kumbaga, tinest nila kapag tinanggal nila ang parte ng tao at maikabit ng maayos sa isang katawan. Gumamit sila ng mga special apparatus para ma-simulate ang isang buhay ng tao kagaya ng pag-pump ng dugo sa mga ugat at sa puso. Ang totoong goal ni Canavero, ayon sa kanya, ay life extension via brain transplant. Kumbaga, ang utak ng isang tao ay papasa sa ibang katawan para maipagpatuloy ang buhay nito. Hopefully, hindi magkaroon ng Frankenstein dahil dito. Gayunpaman, walang ebidensya si Canavero na napagdugtong niya ang spinal cord sa dalawang magkaibang katawan dahil ito ang isa sa pinakamatinding balakid na nakikita ng mga ibang eksperto. Ang ginawa lang ni Canavero ay pagtagpi-tagpiin ang mga organs at hindi talaga transplant ang ginawa nito. Malaki ang pag-asa ni Canavero na magagawa niya ito sa mga tao dahil ilang beses na rin itong nag-eksperimento sa daga, aso at mga unggoy. Sa katunayan, nakapaglagay siya ng isa pang ulo sa isa pang daga at naging successful ito. Well, maraming pag-aaral pa ang kailangan bago tuluyang magawa ang gusto ni Canavero. Kagaya ng immune system, kailangan kasi tanggapin ito ng donor. At sa philosophical naman, masasabi mo bang ikaw ang taong yun kayong hindi mo naman katawan ang pinaglagyan mo? Sa panahon ngayon, hindi pa posible ang mind transfer o brain transplant.